Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon agad. Iaarangkada na namin mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyon na latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Account, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita! Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita! Sa oras na 3 sandali makalipas po ang alas 5 na sa Arangkada Balita ngayong pong araw na ito ng Martes, ngayong pong Mayo 7 taong 2024. Alamin na po natin, silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita! Ang amyenda sa Rice Tarification Law pinapapaspasan na ni Pangulong Marcos. Arangkada Balita! Meralco, kinumpirma na ang namumutingil sa kuryente. Arangkada Balita! Mga Pilipinong sumusuporta sa charter change, dumami pa ayon sa survey. Arangkada Balita! Balita sa ibang dagat, tatlong turista natagpo ang patay balon dyan sa Mexico. Arangkada Balita! Sports National Athletics ng tatlong medalya. Arangkada Balita! Naku, ano kaya ito? Balitang showbiz, Jessie Minjola pumalag sa komento ng netizen. Arangkada Balita! At abangan sa viral na balita kung aabutin. Sa gitna nga po ng tumitindi pong heat index, alamin po natin ang iba't iba po mga paraan upang maibsan po kung hindi na carry ang init. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Risa po, magandang morning. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa ngayong pong araw na ito ng kami po niyo makakasama hanggang alas 5 po tayo. Good morning! Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita! Sa mga umarangkada ng mga detalye ng mga balita, sinertipikahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang panukala mag-aamienda sa Rice Tarification Law o RTL. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang problema ngayon ay patuloy na pagtaas ng presyo ng palay mula sa mga magsasaka dahil sa walang kontrol naman na pagtaas ng presyo ng mga negosyante, yung mga bumibili po sa mga local farmers. Resultaan niya nito ay ang pagmahal naman ng retail price sa mga sa oras sa kanyang amyendahan ang Rice Tarification Law RTL at ang charter ng National Food Authority magkakaroon ng kontrol at impluensya ang gobyerno sa presyo ng palay at bigas na magiging daan upang mapababa ito sa merkado. Sa ilalim ng sinusulong na pag-amyenda sa RTL, target ibalik sa NFA ang kapangyarihang makapagbenta muli ng bigas sa mas murang presyo. Arangkada Balita! Target naman ang pamahalaan na ibaba sa 30 pesos kada kilo ang presyo ng bigas simula Hulyo. Sa gitna naman ng pag-certify ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa panukalang amyenda sa Rice Tarification Law bilang tugon sa tumataas na presyo ng bigas. Mula 20 pesos 30 pesos na ngayon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang isang kilo ng regular milled rice ay mayroong average retail price
na 51 pesos at 41 centavos noong ikalawang bahagi ng Abril. Mas mataas naman ito sa average na retail price ito sa unang linggo ng unang bahagi ng Abril sa 51 pesos at 38 centavos kada kilo at mula sa ikalawang bahagi ng Marso na 51 pesos at 21 centavos kada kilo. Ayon kay House Speaker Martino Maldes, maaaring umabot sa 10 piso hanggang sa 15 pesos ang ibababa sa presyo. Wow, ha? Nang tatandaan natin to, ha, ng bigas sa pag-amyenda naman sa nasabing batas na nagbibigay daan po sa unrestricted importation ng bigas sa bansa. Gayunman, magigpit sa NFA batas sa parehong pagbili at pagbebenta ng bigas na siyang maglilimita sa papel ng ahensya sa pamamahala ng buffer rice stocks. Arangkada Balita! Suportado naman ni House Committee on Ways and Means Chairman at Representative Joey Salceda ang pagsertika ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent sa panukala mag-aamienda sa Rice Tarification Law o RTL. Ayon kay Congressman Salceda, kinakailangang amyenda ng mga alokasyon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP mula sa mekanisasyon, pagbabatas ng ani at climate resilient varieties. Itinagdag pa ng kongresista na dapat bigyan ng sapat na kapangyarihan ng NFA o National Food Authority upang protekta ng mga mahihirap. Maliban pa rito, ang paghimok sa pamumuhunan sa rice value chain na naging mahirap sa kasalukuyang RTL. Arangkada Balita! Umaasa si House Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez na aksyonan ng Senado ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Ito ay matapos sertipikahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasabing panukala bilang urgent. Ayon kay Congressman Suarez, dapat magsilbing hudyat sa Senado ang hakbang ng Presidente upang agarang aksyonan ang lalo't malapit nang mag-sinejay adjournment ang Kongreso. Dagdag pa ng mga babatas, dama ng lahat ang hamon na kinakaharap ng bansa dahil patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kabilang na ang bigas sa tiyak na hakbang ng pag-amyenda sa RTL upang mapababa ang presyo nito. Arangkada Balita! Naman si dating Agriculture Secretary Manny Piñol na malabo nang makapagbenta pa ang National Food Authority ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Maibalik sa ahensya ang mandato na makapagbenta ng murang bigas. Ito'y matapos ng sertipikahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang pag-amyenda sa Rice Tarification o Rice Liberalization Law. Ayon sa dating kalihim, malulugi ang pamahalaan sakaling ang 20 pesos na kada kilo ng bigas dahil mapipilitan ito na maglabas ng pondo para sa programa. Pero ang kanina binanggit ko sa report ay 30, kung hanggang kaya po ng 30 pesos by June, o sa susunod July. Na buwan, Hulyo, ay yun po, kung ano, basta kung ano yung kakayanin kung hanggang 30 pesos lang. Aminado masyadong mataas ang presyo ng bigas ngayon, pero obligasyon anya ng pamahalaan na magbigay ng option sa publiko upang makabili ng murang bigas. Arangkada Balita! Posibleng mapababa pa ang presyo ng bigas sa bansa. Ito ayon kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor ay kaugnay nga sa inihayag ng Agriculture Secretary Francisco Chulorel kaling maripaso ang Rice Tarification Law. Doon sa paliwanag kanina ni Secretary Laurel dito po sa ongoing pandemic sa kamitante, sabi nga, kapag ka naibigay po ng nakalaan po ng sapat na pondo ang Kongreso sa libawa na lang sa irrigation systems, solar powered systems, at matagdagan yung pondo para sa post-harvest including drying facilities, combined those two items, sabi niya, pwedeng mapababa ng by 20% yung kasalukuyang presyo po ng bigas. Mm-hmm. So I think Secretary Laurel, tama po yan. Presyo po ng bigas natin 50 to 60 pesos per kilo, di ba? So kung 20% drop, imbis na 50 pesos, maging 40,
the way to kwanto 50 pesos per kilo. Bukas naman ang grupo sa pag-certify bilang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang pag-amenda sa tariffication or rice tariffication law RDL upang mapababa ang presyo ng bigas. Wini-welcome namin yung pasya ng ating Pangulo dahil talaga namang kailangan dipasuhin na itong RDL. Simula kasi nung naibatas po ito noong 2019 hanggang sa kasalukuyan, nakita natin na may mga depekto po ito na malupa. Lalo na po yung ang pinakalayunin kasi ng RDL, may baba yung presyo po ng bigas, hindi masyadong lalayo sa presyo international market. Pero hindi po nangyari yan, di ba? Ang mahal po ng bigas ngayon, dapat po sa pagre-repaso ay magkaroon po ng mga amyenda, paano po ma-achieve. Git pa ni FFF Chairman Montemayor, nalilimitahan ng RTL ang papel para sa buffer stock o makabili ng mas malaking volume ng palay na sa mga magsasaka. Yan nga po isang malaking issue ngayon. Kasi ngayon, ang RTL nililimita po yung papel ng NFA sa pamimili lamang ng palay para mapuno nila yung tinatawag na pub. At saka itong reserve stock po nila ng bigas, gagamitin lang po para sa mga kalamidad. Liban doon, hindi na pinagbabawal po ng RTL na maging makabili pa ng mas maraming volume ng palay para mas makatulong po sa maraming magsasaka natin. So ang isang malaking tanong, hanggang buffer stock nila ba dapat ang NFA or maging very aggressive at makabili po ng maraming palay para at sa magandang presyo para mas makatulong po sa ating mga magsasaka. Yan mo naman ang tinig ni Federation of Free Farmers Chairman Montemayor sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arakada Balita! Sinaw naman ang Department of Agriculture na bumibili ng mga palay upang ibenta ng mura sa mga local government units at kadiwa stores. Ito'y kahit patapos na ang Kongreso sa pagtalakay sa pag-amienda sa Rice Tariffication Law o RTL. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Morel Jr., kuling bahagi na ng panahon ng anihan, benta nila ang mga bigas sa mga LGU, kadiwa, DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno na maaaring makatulong. Maasa naman ang kalihim na maipapasa ng Kongreso ang panukalang batas na mag-aamienda sa RTL dahil ito ay magbibigay daan sa NFA na makapagbenta muli ng mas murang bigas. Arakada Balita! Sa iba pang posibleng tumaas ang singil sa kuryente ngayong buwan. Nako, ang init. Ito ayon kay Meralco spokesperson Jozel Dariaga kung saan ay dahil mataas ang demand sa kuryente. Dagdag pa ng Meralco na bumibigay na rin ang transformer at linya ng kuryente dahil sa mataas konsumo dahil nga sa matinding init ng panahon. Mabibigay naman anya sila ng abiso kung magkano ang itataas kada kilowatt hour ngayong linggong ito. Arakada Balita! Barangada na ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, bumaba ng 90 centimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 75 centimos sa kada litro ng gasolina at piso't 5 centimos sa kerosene o gaas. Nagpatupad, buena manong inilarga ng clean fuel ang price adjustment kaninang alas 12:01 ng hating gabi, habang magkakaroon ng kalintulad na price adjustment ang Chevron, Shell, pati Z-Oil, Petrogas, Pinsat Uri Oil mamayang alas 6 naman ho ng umaga. Ngayon po yan, ilang minuto na lamang. Ang naturang price adjustment ay bunsod ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Arakada Balita! Pinag-aaralan naman na ng Metro Manila Council ang pagbabago sa operating hours. Mga mall, naku naman, paiba-iba ha? Mm-hmm. Ito ang kinumpirma ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora bilang tugon sa mabigat na daloy ng trapiko sa National Capital Region. Kaugnay nito, salip na alas 9 ng gabi, isasara ang mga mall. Pinapanukalang gawin na lamang itong alas 11 ng gabi o mas matagal pa. Pero dati parang naman nung Pasko yan. Diba? Oo. Yan naman talaga yung nakasanayan na regular nag
iba-iba nga lang because sa daloy ng trapiko. Nilinaw nitong si Mayor Zamora na wala pang pulisiya desisyon hinggil dito. Arrangkada Balita! Dapo tayo sa ilang mga pag-ulat buot sa labas ng impilan. Walang awat na pagtaas ng presyo ng bigas isinisisi sa mga economic managers ng dating administrasyon. Ang pag-ulat buot Gilbert Perdez. Isinisisi ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol sa mga economic managers ng nakalipas na administrasyon ang pagsipa ng presyo ng bigas. Pilipinas ngayon public briefing, binanggit ni Piñol na nagsimulang tumaas ang presyo ng bigas nang ipilit ng mga economic managers ng dating administrasyon na i-liberalize ang industriya ng bigas sa bansa sa pamagitan ng Rice Tariffication Law o RTL sa halip daw ng local rice industry at mga consumers. Simula raw kasi nang mawala ng kapangyarihan ng pamahalaan sa pag-supervise at pag-regulate ng rice industry. Nakontrol na ng mga rice cartels o mafia ng bigas ng supply at presyo nito sa merkado. Ang dating 38 pesos na kada kilo na bigas ay pumapalo na raw ngayon sa mahigit 60 piso. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa Impilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arrangkada Balita! Samantala, resolusyon upang ibalik ang lumang school calendar sa bansa lusot na sa komite ng Kamara. Alamin po natin ang kabuuang report. Ihatid naman niya ni Patrol 11, Hinana Lasco. Aprobado na sa House Committee on Basic Education and Culture ang House Resolution 1650 na umaapela sa Department of Education o DepEd na ibalik ang lumang school calendar para sa mga basic education schools sa Pilipinas. Nakasaad sa naturang resolusyon na ibalik na tuwing Hunyo ang araw ng pasukan na magtatapos tuwing Marso gaya noon. Kasunod nito, pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik na ang lumang school calendar sa 2025 para sa kapakanan ng mga estudyante at school personnel sa gitna ng matinding init ng panahon dulot ng El Nino. Ito si Patrol 11, Tina Nulasco para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, ng tama. Arrangkada Balita! Maitagdag ko lang sa report ni Patrol 11 Tina Nolasco. Hindi lamang po yung mga estudyante nagre-reklamo po kapag ganito pong panahon. Pati rin po yung mga magulang na nagsusundo ho sa kanilang mga anak kapag uwian, lalo kapag tanghali, natapat ho yung uwian, ay talaga naman po sobra. Tagaktak po ang pawis hanggang singit po ng inyo pong ano, grabe. Sobra. Pero kahapon, yung init bahagya pong naibsan dahil nakaranasan po, nakaranas po ang ilang bahagi po ng Metro Manila at mga karatig lugar ng kaunting tikatik. Medyo naibsan po dahil nabasa-basa po ang lupang tigang. Samantala, ilang kawani ng DILG at mga piling barangay sa NCR sumailalim sa training ng kaya yan, Patrol Mendez. 35 kawani ng Department of the Interior and Local Government ang sumailalim sa training ng Anti-Red Tape Authority sa Quezon City. Ayon kay ARTA Secretary Director General Ernesto Perez, may kaugnayan ng naturang training sa Republic Act No. 11032 o ang of Doing Business Law na layong magbigay ng mas malalim na kaalaman at iba pang mga kinakailangan sa ARTA. Samantala, binigyan din ni Perez ang kahalagahan ng gagampanang papel ng mga barangay sa ganap at epektibong pagpapatupad ng EODB Law lahat ng ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga dumalo sa training, ang mga empleyado mula sa Bureau of Local Government Development, National Capital Region, mga field offices nito at National Barangay Operations Office. Habang ang kinakatawan naman ng mga piling barangay sa Metro Manila ay mula sa Quezon City, Manila City, Muntinlupa City, Valenzuela City at Ocan City. Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, kod ng tama. Arrangkada Balita!
Samantala, sa oras na alas 5.22 ng umaga, naku, dumaraming kaso doon ng nakakagat ng ahas. Ako tayong lahat, ha? Ako, Mariose. Ahas na hayop ba yan? Hayop, hayop. At kawalan ng sapat na supply ng anti-venom. Naku, busisi po sa Senado. Lubang nakakabahala po yan, ha? Alamin po natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Patrol 19, Sal Ortega Bueno. Sa harap ng dumadaming bilang ng nakakagat ng ahas tulad ng kobra, isinulong ni Senator Rapi Tulfo na imbisigahan ng Senado para aksyonan ng pamahalaan ang kakulangan ng anti-venom o gamot kontra kagat ng ahas sa mga ospital ng gobyerno. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Senator Tulfo na maituturing ng public health concern ang dumaraming nakakagat ng ahas pero hindi naman available ang anti-venom sa mga ospital. Tanging ang Research Institute of Tropical Medicine o RITM na nasa Muntinlupa City ang gumagawa at nagsusupply ng gamot. Nakalulungkot anya na may mga nakagat ng Philippine Cobra sa Isabela at Katarman sa Northern Samar ang namatay dahil walang gamot sa pinagdalhang ospital. Batay umano sa pag-aaral ng National Center for Biotechnology Information on the Health and Bites, inilithala noong 2022 na nasa 13,377 na nakakagat ng ahas sa Pilipinas kada taon, kung saan 555 ang namatay at ang iba naman ay na-amputate. Wala umanong local study o survey dito ang mga health agencies ng bansa. Ayon kay Tulfo, ikinainis ng marami na pwedeng sampahan pa ng kasong kriminal ang papatay sa mapanganib at King Cobra at Philippine Cobra dahil endangered species ang mga ito. Hindi anya nararapat parusahan ang mga tao na nagdidepensa ng sarili at hindi nabibigyan ng gobyerno ng sapat na proteksyon. Kaya mahalaga anyang tiyakin na may anti-venom supplies sa mga lugar na maraming ahas. Minungkahi naman ni Senate President Pro Tempore Loren Ligarda na kumuha ng eksperto ukol sa ahas para magbigay ng lecture kung ano ang dapat gawin sa lugar na may mga ahas at kapag nakaagat nito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Matalanda ko tayo. Isang pag-ulat buhat sa ating Metro Patrol. Tatay na pumaslang sa sariling anak, arestado sa Napotas. Pag-ulat sa Kamanava, Beth Samson. Nga ng bagtak ng isang ama ng tahanan na naharap sa kasong parricide, makarang mapatay sa saksak ang sariling anak nito sa Napotas. Sa ulat, alas 6:05 ng linggo ng gabi na mangyari ang insidente sa Chungkan Street, Barangay Tanzatu, Napotas City. Kinilala ni Napotas Police General Mari Cortez ang biktima na si alias Ryan, 35, isang pintor ng 223 Bicol Area, Barangay Tanzatu, Navotas, at ang sospek ama nito, ama ng biktima na si alias Nap, 61, ng nasabi ding tirahan. Sa ulat, nagkaroon ng hindi pagkakanoan o pagtatalo, alas 3:40 ng hapon ang asawa ng biktima na si Noraline at isang kaanak sa labas ng kanilang bahay at tinangkang umawat ng sospek at biktima. Ilang saglit lang ay pumasok sa loob ng bahay ang sospek at sa muling paglabas nito ay armado na ng patilim sabay unday ng saksak sa anak sa dibdib nito. Naisugod pa sa Nabota City Hospital ang biktima subalit idineklarang dead on arrival. Tumakas ang sospek na agad ding nadakip ng pulisya sa isinagawang follow-up operation ng Nabotas PNP. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Hindi Lang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po ang iba pang malalaki at mainit ang mga balita dito pa rin sa Arangkada Balita. Makalipas namang po yan ang ilang paalala. At ang oras, time check 5:27 na ng umaga. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita. Tanggap po muna tayo ng isang pag-uulat mula sa ating Metro Patrol. Gilid ng Tulian River sa Malabon, ginawa na ring parke sa tulong ng DENR. Ang pag-uulat buhat kay Danny Cruz.
Pinaganda at binuksan na sa publiko ang gilid ng Tulyahan River na sakop ng Barangay Tinheros na pinamumuno ni Barangay Chairman Robert Ambet Bautista. Ayon sa kapitan, sa unang pag-ikot niya sa lugar, nakita niya ang masukal na may mga nakatanim na punong kahoy na kung ilinisin ay mapapakinabangan ang ating mga kababayan. Agad nagsagawa ng clean-up drive si kapitan at nakipag-ugnayan sa Department of Environment and Natural Resources. DENR na agad naman tumulong na maiayos ang lugar at maging parke na pwedeng maging pasyalan ng mga residenteng Malabonyan. Matapos linisin, naglagay ng mga upuan, nagtanim pa ng mga halaman ng mga taga-barangay na nagpaganda pa sa Tulyahan River. Ayon sa Kapitan ng Tinheros, labi siyan sa pagtulong ng DENR at positibo ang naging resulta nito, dahilan para mapuri ang national government at lokal na pamahalaan ng Barangay Tinheros ng mga residente. Ibinalita ni Kapitan Ambet na sa mga Malabonyan ang pagkakaiba ng lugar na ito sa ngayon. At nagpapasalamat po sa ating DENR na talaga naman nung napakasipag po dito sa aming barangay ng Tinheros. No, kung makikita niyo ang aming barangay sa gilid po ng Tulyahan River, makikita nyo napakaganda po talaga na pwede na rin pong pasyalan ng mga tao. Yung programa po na yan ay nagsimula sa DENR at kami naman po dito sa barangay ay pinupursuhan namin na ituloy-tuloy hanggang sa matapos po hanggang sa dulo. Kaya po yung proyekto na yan ay napakaganda po at pwede nyo yung pasyalan. Makita nyo yung kaibahan sa ibang lugar dito sa amin at sa ibang barangay na merong sa gilid po ng ilog ng Tulyahan, malaki po ang pagkakaiba. Iyan ang tinig ni Barangay Chairman Ambet. Ako si Tony Cruz para sa Impilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arrancada! Later! And speaking of DENR, tayo po'y pinalad, makakausap po natin ang Department of Natural Environment and Natural Resources sa katawan po ni Undersecretary Primo David Yusek. Si magandang umaga po. Welcome sa DWIC LU 23. Sino po at Judith Estrada Larino Yusek? Hi, good morning, Drew and Judith. Opo. Yusek, good morning, Yusek. Maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak dito sa amin, no, sa DWIC at LU23. Unang tanong, Yusek, nakaligo na ho ba kayo? Ang aga naman, grabe ka. Maaga ako nagigising. Oh. Maaga. 4 a.m. nagwawalis na ako sa bahay. Pero Yusek, kasi pinag-uusapan natin dito, speaking of tubig, yung inyong nabanggit na limitahan yung oras ng pagligo, paano yung 5 minutes lang kami? Paano si Ate Juday na ang buhok ay hanggang... Di ba? Kung ganun ka ba? Diba? Kulang 5 minuto, Yusek, kapag ganun. 5 minuto. Alam mo, Drew, sa mga kalalakihan, kayang-kaya natin yan. Yan! Totoo naman. Mm. Sa mga kababaihan, lalo na kapanyari kay Ate Judith na medyo mahaba yung buhok, sige, pwede na sigurong 10 minutes na shower. 10 minutes? Parang hindi ko kaya yung ang punto po ay magbawas lang tayo ng 1 minute or 2 minutes dun sa regular na ligo natin. Hindi po siya ganun ka laking hinihingi, no, para sa... yung lahat tayo ay mag-contribute dito sa ating conservation measures. Okay. So Yusek CP, dahil nga po ito, meron pong paalala rin po ang inyo pong kagawaran sa tulong na rin po ng NWRB at syempre MWSS at yung mga water concessioner, Manila Water or Maynilad na magtipid ho tayo sa tubig. Pero pababa po yung water level sa Angat Dam, nasa 185 meters na po, no? So pababa. Possible kaya na umabot tayo, humantong tayo doon sinasabi nyo na level 175-74 kung hindi uulan, Yusek? Alam mo, Drew, ang first point level natin ay 180 meters. Yan yung minimum operating level ng angat na kung saan pagka umabot tayo sa level na yan, talagang ano yan, it will sound alarm bells na kailangan na talaga nating maging masinop sa paggamit ng tubig natin. Mm-hmm. Yung 180 meters na abot natin yan noong 2019, in fact, noong 2020,
ewan ko kung natatandaan nyo ni Ate Judith, mm-hmm. Nagrarasyon tayo ng tubig. Oh, water crisis yun year. Oo, yung balde namin sa bahay na pinag-imbakan namin nung 5 years ago, nandyan pa dahil dun sa takot at dun sa trauma na wala, pagising mo, wala kang tubig na magagamit. Ngayon, we are doing all our best so that we don't reach that level again, no? Ever, no? Nasa 21st century na tayo, maunlad naman ang Metro Manila. Hindi po fair sa mga residente ng Metro Manila na meron pang ganyang pagkakataon na walang tubig sa mga kabahayan natin. Okay. So, aside from pagbabaw, ano pa bang ibang paraan na pwedeng gawin na mas madali na ma-contribute ng mga mamamayan, ano, ng mga regular na Pilipino Yusek, no? Kasi syempre, yung nabanggit lang kasi sa paliligo, dahil sobrang init naman kasi talaga ng panahon, di ba? Naintindihan ko naman talaga yon. Yusek, isa pa, hindi lang isang beses, dahil minsan tatlong beses pa, di ba? Sobrang init nga eh. Diba? Tama po yun. So ang effort ng DNR at saka yung mga attached agencies nito, MWSS, kasama na rin yung concessionaires, Manila Water at Maynilad, meron tayong system-wide conservation. Hindi siguro pa napapansin ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila na humihina yung pressure. Yeah, humihina actually natin ang pressure from 10 p.m. hanggang 4 a.m. Hindi naman yan naparamihan dahil hindi naman lahat gising pa nung mga oras na yon. Pag hindi tayo sabay-sabay naligo, parang wala namang epekto. Sa amin nga, malakas pa yung pressure. Ngayon, pagka tuloy-tuloy ang pagbaba ng level ng angat, ahabaan natin yung low pressure window natin. Sa ngayon, nagpa-practice tayo na 9 p.m. hanggang 4 a.m., 8 p.m. hanggang 4 a.m. or hanggang 5 a.m. At hopefully, kung sabayan ito ng conservation measures ng ating mga kababayan, hindi natin mapapansin yung issue natin sa tubig sa ngayon. Kung magtitipid lang tayo at sasabayan natin itong mga conservation measures. Okay. Kahapon sa ibang lugar, kagaya sa amin, nakaranas kami ng mga pag-ulan lang by, kasi ang sinasabi nyo by May 15, tama ba? Doon kayo magde-decide, ano? Ito bang linggo na ito kapag umulan pa ng sabi natin, let's say, three straight days or five straight days, kahit mahina lang, or doon sa mismong watershed area sa may Angat Dam, posible ba na hindi na babaan yung yung 50 cms yung water allocation 50 cubic meters per second by May 15? May posibilidad ba na steady na lang natin, let's say panatilihin natin sa 50 cms until onwards June, Yusek? Okay, may inaasahan tayong mga pag-ulan ngayong May, yan yung mga thunderstorms pagkahapon. Pero sa taya ng pag-asa kasi ang mahinang pag-ulan, dulot na rin ng El Nino, ay mararanasan natin as well as the month of June for less rainfall ang inaasahan natin. So tama ka, pagka may konting pag-ulan sa watershed, tumataas yung level ng Angat Dam, pati ang Lamesa Dam na rin. Pero sa tingin ko, medyo kailangan natin ng tuloy-tuloy na pag-ulan para tuluyang tumaas siya. Kahit na mag-decide tayo na babaan ang allocation ng Metro Manila by May 15, kagaya nung nasabi mo, nakakasanay yung ating mga intervention measures sa Maynilad at Manila Waterside. Na sa tingin ko, even beyond May 15, wala pa rin tayong mararanasang interruption sa ating water supply. So, mag-i-stay tayo sa 50 cms. Kahit po bumaba tayo ng 49, tingin ko kaya pa rin na wala tayong major water interruption sa Metro Manila. Kaya pa rin sa 49, Yusek? Tingin ko, with the, of course, the help of everybody, na magbawas lang kahit 1 or 2 minutes sa pagpaligo. Definitely, wag gamitin. Meron na po tayong mga pinagbabawal na
ngayon, yung paggamit yung ng garden hose, pang linis ng kotse, o kaya pang water ng ating garden. Laman. Mga golf course. Sa golf course, naglabas po tayo ng conservation bulletin kahapon. Mm-hmm. Paalala lang sa mga golf courses na hindi po pwedeng gamitin yung MWSS na tubig, yung piped-in water for irrigation purposes. Okay. Anyway, most of them naman do not rely on MWSS for mm-hmm. irrigation purposes. Nagre-recycle na sila ng tubig nila. Okay. Maidagdag ko lang, Yusek, kasi yung mga kababayan natin, hindi natin maiiwasan na gumamit talaga ng tubig. Kayo ba ina-advise nyo, kasi nakikita namin sa Caloocan, sa Tondo, yung kababayan natin, nag-aano sila, kumbaga yung sa kalsada, swimming pool, nag-aano sila, nag-swimming pool. May inirin kasi yan eh, inflatables. Mm-hmm. Doon na lang, kumbaga mm-hmm. parang, basta na sa labas. Ano nyo ba, may papayo nyo sa ating mga kababayan kasi yan, mga gusto nilang basain yung kanilang bubong, yung lahat. Kalsada uh-huh. para maibsan yung, kasi matindi yung singaw eh, mainit. Mm-hmm. Okay ito. Lang ho ba yun? Yung araw, kumbaga, hindi ho ba yun pag-aaksaya ho ng tubig na sabi, Yusek? Naintindihan po natin yung pangangailangan ng kababayan natin na mas madalas maligo o di kaya kahit weekend man lang ay makapagbabad sa mga inflatable pools. Mm-hmm. Pero ang aming key dito sa ating mga kababayan ay iwasan muna natin yung mga maaksayang yun. Activities. Mm-hmm. No, yung inflatable pools, alam mo sa, alam mo kung ilan ang ginagamit nating tubig, Drew? Mm-hmm. 1,000 liters ang malaki ginagamit nating tubig. Ngayon kung talagang kailangang mag-swimming dahil sa sobrang init, ang payo namin ay at the very least i-recycle mo yung ginamit na pang swimming. Mm-hmm. Inbis na itapon, gamitin ito pang hugas mm-hmm. sa bahay, pang dilig sa ating mga halaman, no? At the very least, nagamit mo pa rin sa times. Mm-hmm. Napakinabangan ba rin. Eh, pwede rin yung ibuhos mo dun sa sa lugar nyo, di ba? Dun sa daan. O, kung maalikabok, yun na rin yung gamitin. Oh, baka meron pa ho kayong mga karagdagan pa kong panawagan, Yusek David, sa atin hong mga kababayan, sa atin hong mga nauuhaw, kumbaga, natutuyuan sa sobrang init, lalo't kailangan po natin ngayon ng tubig. Salamat, Drew. Sa panahong ito na medyo mababa yung water level natin, although I should stress na sapat pa rin ang ating supply for Metro Manila no, para sa buwan ng Mayo. Eh, nananawagan ako sa ating mga residente na to do their own part of conserving water. Mm-hmm. Dahil alam mo, kada patak ng tubig na inyong masave sa inyong bahay, ay yan menos sa gastos sa ating water bill. Kung hindi, ito yung siyang parehong tubig na gagamitin ng ating kapitbahay, ng ating pamilya in the near future. So madali lang naman yung mga hinihingi naming mga conservation measures. Yung isa pa siguro dyan, idadagdag ko na rin. Meron sige tayong thunderstorm sa hapon. Ang pinakamagandang gawin ay maglabas ng mga balde at ipunin. Saka drum. Salukin tubig ulan. Yan po ang gagamitin natin sa panglinis sa bahay at panglilig sa ating garden. Malaking bawas po yan. And I'm still confident, no, that the residents of Metro Manila, if we do, each and every one of us, if we do our part in just conserving water, little by little, maalpasan po natin yung epekto ng El Nino at itong drought condition na nararanasan natin sa ngayon. Mm-hmm. All right, well said. Marami pong salamat, Yusek. From time to time, hihingi po kami ng update sa inyo sa mga susunod from pong... From time to time, i-istorbuhin ho namin kayo. I-istorbuhin namin kayo. Of course, anytime. Napakahalaga po nitong issue na ito, Yusek. At may mga reklamo rin po tayong yung mga panawagan po ng ating mga kababayan, Yusek. Marami pong salamat sa mga susunod pong episode, Yusek. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Yusek. Salamat po. Happy Tuesday. Salamat po. All right. See you. DENR Undersecretary Carlos CP. Ang fresh ni Yusek, no? David, umaga. Pala naligo na ito kasi mga tanong. 10 minutes kala mo, ha? 10 minutes. Sige, tignan natin. Oo.
po ay magbabalik makalipas lamang po muli ang ilang pong mga paalala ang oras. Ay, Cebu City Mayor Michael Rama, Mayor Mike Rama. Oh, tubig daw ha. 10 minuto po bago sumapit ang ganap na alas 6. Balik tayo mga kaibigan sa uling bahagi po ng ating balitaan. Ang kada balita ngayong araw, Martes. Sa iba pang mga balita, dumami ang mga Pilipinong suportado ang charter change o cha-cha. Ito naman ay batay sa resulta ng survey ng Tangere noong nakalipas na buwan kung saan lumabas na 54% ng mga Pilipino ang pabor sa cha-cha kumbara sa 52% na itala noong Marso. Kagaya nito, 27% ang hindi sugrado o tiyak ang susuportahan o tututulan ang pag-amyenda ng batas. Samantala, lumabas din sa survey na 59% ng class EBC at 57% sa Visayas, habang 50% naman ang sumusuporta dito sa class A o mula sa class A, gayon din sa North Central Luzon. Arrakada! Tala sa ilang pagulat buhat sa labas ng impila. Mga lugar na nasa state of calamity dahil sa El Nino, nadagdagan pa. Ang detalye buhat kay Patrol 13 Gilbert Verdez. Pumalo na sa 38 ang bilang ng mga lungsod at bayan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson at PCO ASEC Joy Villarama, pinaka-apektado rito ang rehiyon ng Mayapa, habang kasama rin sa mga atong lugar ang mga lalawigan ng Occidental Mindoro, Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at South Cotabato. Sinabi ni Villarama na nasa 5.9 billion peso na ang halaga ng pinsala ng Tagtuyot o katumbas ng mahigit 4,000 hektarya ng mga taniman. Nasa mahigit 100,000 mga apektado magsasaka naman. Kasama na rito yung mga mangingisda ang naghihirap ngayon dahil sa Tagtuyot. Kasabay nito yung sinabi ni Villarama na nagsimula ng tulong pamalaan para sa mga apektado ng matinding tagtuyot. Nasa 5,000 pesos ang assistance na binibigay ng pamalaan, habang 3,000 pesos naman ang diesel assistance bukod pa sa mga paunang 1,500 pesos na ibinigay ng DSWD. 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama. Arrakada balita! Sa iba pang balita, mahigit 1.5 milyong kabataan nakiisa sa feeding program ng DSWD. Alamin natin ang kabuang report. Patrol 30, Jelly. Abot sa mahigit 1.5 milyon na kabataan sa buong bansa ang nakiisa sa Supplementary Feeding Program o SFP na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development para sa taong 2023-2024. Ayon kay Social Welfare Spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, hanggang nitong Marso at 30 ngayong taon, pinakamaraming napagsilbihang bata ay nagmula sa Child Development Centers na umabot sa 526,261, habang nasa 33,108 na kabataan naman ay mula sa Supervised Neighborhood Play at 1,169 ang nasa ilalim ng Implementing Local Government Units. Binigyan diyan ni Dumlao na ang Supplementary Feeding Program ay isa sa anti-hunger initiatives ng DSWD at isa din sa may tuturing na kontribusyon ng Departamento sa Early Childhood Care and Development Program. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita na naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ! Patrol Report! At yan po ang kabuuan ng Arrakada Balita ngayon pong araw na ito na Tuesday ngayon pong May 7, 2024. Bago tayo magpansamantala magpaalam, patiin muna natin ang isa pong maligayang karawan, si Miss Jess Apartes. Isang maganda at isang pogi. Yes. Baka po eh. Charot. Oo.
Happy birthday. Ay, wow. Ang ganda ni Jess dyan. Kailan yan? Jess, ba't may paganyan? Siguro sa ibang bansa yan. Oo. Ang atin well, pong WIGN Aliu HR admin. Happy birthday din. Uy. God. Ayoko babati dyan. Ah, sige, sige. Happy birthday. Favorite ko rin yan eh. Ayan. Aside kay Kent. Ayan, mamagtampo. Ayan. Oh, gwapo, di ba? Sang ka ba? Oh, happy birthday, Giljon Reyes. Ayan, ng DWIZ at Aliu Switcher. Kamukha ni Troy. Montero, ah? Hindi, Montenegro. Roy Montenegro. Ay, mas gwapo siya doon. Tignan mo naman ang gwapo. Happy birthday po. Happy birthday sa inyo. Sa mga nagtiriwang ng kanika nila pong karawan ngayon pong araw. Alright, maraming salamat din ho sa atin ng mga nakasama sa News Center at ang kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith S. Adro na sino nagbabalita. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol kasama si Senator Francis Tolentino at Cecil Villaros. At pagsabit naman po ng alas 7, panibagong balitaan kasama naman po si Johnny Banez sa Pasada Balita. Bye-bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa day. WIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Account. Facebook, YouTube at DWIZ News Website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliu 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.